Kinarma nga daw itong si Thomas Bryant, mga idol. Sabi ng mga Lakers fans, matapos nga na makita ang kanyang ginawa sa kanyang bagong team na Denver Nuggets. At yan ay matapos niya ngang humingi ng trade request dito nga sa team ng Lakers. Pero bago natin yan ipaliwanag at pag-usapan, mga idol, balita muna tayo around the NBA. Dahil si Zion Williamson, mga idol, ay hindi na nga natigilan ng injury. Balita ni Woj ngayong araw na re-aggravated niya daw ang kanyang hamstring injury. Ibig sabihin lang yan, mga idol, yung kanyang pinapagaling na injury ay nare-injury na naman. And expected nga siya to miss multiple weeks after the All-Star break. So alam natin ang Pelicans ngayon ay parang nasa kalagitnaan niya ng hindi mga magagandang pangyayari. Kaka-break lang nila ng kanilang 11-game losing streak yata. And expected na babalik itong si Zion after the All-Star break and continue to make a run towards the playoffs. Pero ngayong nari-aggravated ni Zion na naman ang kanyang injury, ay makong problema na naman ang kakarapin ng team ng New Orleans Pelicans. Hirap na nga silang manalo at inaasahan nila ang rest back ni Zion, kaso hindi available itong ang si Big Z. So parang last year lang, mga idol, injury after injury ang natatamo ni Williamson. And siguro masakit na rin ang puso ng mga Pelicans fans dahil parang hindi na naging healthy itong si Zion, mga idol, for a full season. Parang lagi na nga lang may problema sa kanyang kalusugan. Pero anyways, get well soon nga dito para kay Zion, dahil for sure gusto na ng Pelicans na bumalik siya para nga umangat na rin sila muli dito nga sa Western Conference. Anyways, mga idol, pag-usapan na nga natin ang karma nga daw neto ni Thomas Bryant, sabi ng mga Lakers fans. Alam naman na siguro natin ang dahilan kung bakit gustong umalis ni TB sa team ng Lakers, dahil gusto nga ng more minutes dahil ayaw niya na maging backup ni Anthony Davis, mga idol. At ngayon gusto niya maging backup neto nga ni Nikola Jokic. And guess what happens, mga idol? Sa first game niya bilang Denver Nuggets player ay 2 minutes lamang ang kanyang nilaro, 0 out of 1 sa field. At mas marami pang larong minuto si DeAndre Jordan, mga idol, with 11 minutes with 9 points. So ayaw niya maging backup nga daw dito kay Anthony Davis. Ayaw niya ng 21 minutes per game, kaya gusto niyang lumipat. At nung lalipat siya, mga idol, 2 minutes lamang ang kanyang nilaro sa first game niya. Hindi pa nga siya backup di Nikola Jokic, mga idol. Backup pa siya neto ni DeAndre Jordan. So kaya naman daw talaga karmang inabot neto ni Thomas Bryant, mga idol, dahil nga sa kagustuhan niya ng more playing time. Pero I think over time, mga idol, by the days go by, practice after practice ng Denver Nuggets, ay makikita nga ni Coach Mike Malone ang value neto ni Thomas Bryant, mga idol, and eventually i-overtake niya nga ito nga si DeAndre Jordan sa pagiging backup nga ng two-time MVP na si Nikola Jokic. At yan, mga idol, ay base lang naman sa aking opinion. Napanood ko na rin naman kasi, mga idol, ang dalawang player ngang ito nung naglaro sila sa Lakers, si DeAndre Jordan last season at itong si Thomas Bryant this season. And I can confidently say, mga idol, Thomas Bryant is way, way better than DeAndre Jordan. Siguro kailangan lang ng adjustment ni Mike Malone dahil bago lang din itong si DB sa kanilang sistema, at siguro pinapamilyar muna through practices. So nagro-root pa rin ako, mga idol, dito kay Thomas Bryant na magiging successful nga siya dito nga sa kanyang bagong team na Denver Nuggets. Anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Ano bang masasabi nyo dito sa mga naging payag nga ng Lakers fans na kinarma nga daw itong si Thomas Bryant sa pagiging greedy at wanting more minutes? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion.